Good morning, Titans. How are you today? I hope that all is well. Yeah. So of course, thank you, no, for inviting me here, and of course, for giving me the opportunity to share my best practices and of course my journey last month about recruitment. Ayan. So yung question eh, yung source ng recruit, no? Actually, yung mga recruit ko last month ay mga ano pa rin, nasa market pa rin talaga, sa Facebook sila. Actually, kaano pa sila, ka-subdivision, yan. Although nag-uusap naman kami, pero hindi naman kami ganun ka-close, no? Pero, syempre, tayo, di ba? Syempre, yung pagiging stalker natin as a financial advisor, eh, kailangan kasama talaga yon in a nice way, ha? Yan. So, tinitignan ko talaga yung mga post nila, yung ginagawa nila, para ma-qualify ko sila. Kasi very important yun, di ba? Yung GNTM na palagi inulit-ulit ni M. Robert, no? Yung G for good moral, M, di ba? Ay, G, N, N for network, di ba? Kailangan malawak pa yung ano nito, no? Yung network nito. So, syempre, makikita mo yun. True, sa pag nag-post sila, eh, marami nagpo-comment, marami nagka-like. So, di ba? Pasok na yun. Good moral, alam mo na kaagad yan. And network key time. Yan. Syempre, alam mo rin, kasi nag-stop ka nga eh. Alam mong marami itong time at alam mo kung ano yung nangyayari sa buhay niya. And of course, M for mobility or money. Yung dapat may pambayad din. Diba sa exam, and of course, sa license, and yung mga tools na gagamitin natin. So, pagpasok, yun, diba? So, ibig sabihin, pasok na pasok yun sa qualification natin para sila din ay maging financial advisor. Ayan. So, meron ako yung isa doon. Ay, actually, last year ko pa siya ino-opera na mag-FA din. Kasi nakikita ko talaga yung potential niya, no, na maging financial advisor din na okay pala yung maradating niya dito, no? Kay Pro. Kaya kahit siya ay nag-no na sa akin and or na-reject ako, di ba? Still, di pa rin ako. Sige lang, continue building relationship pa rin. Hindi ako nag-disconnect sa kanila kasi ako naniniwala ako sa hindi naman porque sinabi niyang no, I know na forever, no? So maybe, baka hindi pa right time noon, no? So, kaya ano lang, wag nating susukuan. Yan. So, yun na nga. Until nung August, yata yun, first week, nag-chat na siya sa akin na si, sabi niya sa akin, sige, i-go ko na. Yan. I-push ko na yung sa financial consultancy. Hindi, ayun, i-discuss na namin kagad yung mga dapat gawin para siya ay may license na. At yung isa naman, nanakot natin ay, of course, ano yun, intentional ano, approach yun. Yan. So, naisip ko, why not i-approach ko siya directly? Although, hindi talaga kami nag-uusap. Pero friends kami sa Facebook, nagla-like siya sa akin, nagla-like din ako sa kanya, comment, something gano'n. Ayun, tapos ang approach ko sa kanya, ko, hi sis, hiring kami ngayon sa financial consultancy. No, naisip ko lang, baka interested ka na part-time si ProLife UA. Ayun, sige yung sinabi ko sa kanya. And fortunately, no, yung reply niya sa akin, gusto daw niya. Oo, paano? Paano mag-start? Ganito. Ang maganda doon, meron na siyang ano, kunting background na rin, no, kay ProLife UK. Kaya hindi ako nahirapan sa kanya. Ayan. So, ayun, mabilis yung process. Tagar OP1 ka agad. First, nagbayad din ka agad sa ICE exam. Yan. And then, to cut the long story short, ayan, na-license nga silang dalawa. So, mga challenges. Actually, marami, no. Kasi, syempre, sa dami ng ina-approach natin minsan, hindi naman lahat yan ay talagang mag-show up or sasagot, di ba? Or sinabi nila, attend sila sa BYB, sa presentation. Pero at the end of the day, hindi na sumisipot, hindi na nag-show up. So, isa yun talaga sa mga challenges natin ng mga recruiter or financial advisor. Pero, ang kailangan lang talaga natin gawin is, di ba, damihan natin yung approach natin para if ever man na hindi siya maka-attend, o ilan sa kanila ay hindi maka-attend, at least meron at meron pa rin, hindi tayo mawawalan. So, yun, although marami naman tayong na-invite last month sa presentation sa BYB, hindi nga lang kasing bilis, no, nitong dalawang na-code, no, yung iba. Pagay yung iba, waiting pa, pero sure naman. So, may progress naman. Ayan. So, yun. So, paano ko siya na-overcome? Yun nga, yun. Ano lang talaga, ang naisip ko lang din talaga is, pag-report ka ng madami, pag-usap ka ng madami. Ayan. So, kaya ako sanay na ako sa mga nagpapaasa. pero hindi naman pala. Yan. Okay lang sa akin yun. Pero syempre kasi may mga priority rin tayo minsan. Kaya imbis na minsan umattend ay hindi sila nakatend kasi may inuunas sila na iba. So it's just a matter of timing din. Balik-balikan mo lang and then
soon, di ba, ma-recruit mo din yan, malalicense mo din yan. So, ano yung purpose ko in recruiting, no? Of course, number one is to help, di ba? To help them. Yan. Kasi sabi nga, ang puso mo ang una, everything will follow, di ba? So, yung mindset natin is to help them. Kaya rin tayo ay confident, di ba, to approach them. Kasi alam mo naman talaga na dito sa work natin ay talaga nakakatulong iba. At marami nang nabagong buhay dito. Just like me. Diba? As a teacher, the former teacher, ay wala akong maraming time sa pamilya ko na ubos yung time ko sa pagtuturo, sa pagtutuwa ng mga lesson plan, grades, test paper, and everything. Even Saturday and Sunday, nakukuha ko pa yan at hindi ko maasikasa ng ayos yung mga bata. But right now, I have no regrets. Yung parang yung feeling na satisfied ako sa work ko kasi I have a lot of time for my kids, for my family. Nasa bahay lang ako, hindi ako nagta-traffic, di ba? And at the same time, maganda rin yung income. So, yun na lang din talaga, no? So, dahil nararanasan ko kung gaano kaganda yung business, di ba? Yung work ko dito kay Pure Life UK. Kaya parang ganun na rin ako confident para i-approach yung mga tao sa paligid ko. Alam ko yung ibang na-approach ko, yung ibang mga na-recruit ko, magaganda na rin yung income nila, malalaki na rin yung income, mataas yung position, pero I know na meron at meron pa rin kurot doon na alam mo na na hindi sila nasasatisfy. Just like one of my recruits na maganda yung position ko, malaki yung income ko, pero halos wala na akong time sa family ko. Diba? So parang kaya doon ko rin siya na na-recruit dahil yun yung reason niya. Dito kasi kay Pru, kaya niyang ibigay lahat, diba? Yung magandang income, magandang position, and at the same time, diba? Yung time flexibility na hinahangad ng lahat. Ayun, so yun lang muna siguro ang masashare ko right now. And I hope na meron pa kayong napulot at natutunan. At baka maging ano rin po sa inyo, fit din sa inyo, or mag-work sa inyo. Ayan, so yun lang po. Thank you so much.